Nakita mo na ba lahat? Pagdating sa laki ng mga utong, anong itsura ng pasas na nakita mo? Yung maliit ba na parang bering Maria? O baka naman yung malapad na maitim-itim na parang namamaga? Yung tepo na katatapos lang manganak? Meron talagang ganon. Kahit hindi naman dumaan sa panganganak ay meron ng ganon. Yung talagang malapad, malaki. Tapos piling mo parang ilang dumaan na doon ang nakakain or nakasipwel. Kidding aside, meron talagang ganon. Kaya huwag kang humusga kung yan ang natagpuan mong pasas. Okay lang yan, Dudong. Ang importante, ikaw ang nakauna. O, diba? Ang saya, sarap na sarap ka. Alam nyo ba na ang utong ay merong hugis at kulay at texture nito? Bago ang lahat ay ipapaliwanag ko muna kung ano ang utong. Ang utong ay itinaas na bit sa loob ng areola. Dito naglalabas ng dibdib ang gatas pagkatapos ng pagbubuntis. At eto pa, alam nyo ba kung ano ang areola? Ito ang hugis na may kulay sa utong na nakapalibot mismo. Ang areola ay mas madilim ang kulay kaysa sa natitirang balat at kumuha ng pabilog na hugis. Ang mga ito ay maaaring maging labis, maliit o malaki. Alam nyo ba na kapag pinaglaruan ito sa inyong loob silid ay mas lalo itong lumalaki at naninigas? Eto, number 1, mabuhok sa paligid. Katulad na lamang ng mga kalalakihan ay maaari ding palakihin o palaguin ang buhok sa paligid ng kanilang areola. Gayon din naman ang mga kababaihan. Ang mga buhok ay karaniwang sa mga babae. Tama iyan, ang mga babae ay maaaring magkaroon ng buhok kagaya ng pub na buhok na lumaki sa paligid nito. Habang sa ibang mga kaso ay maaari itong maging sanhi ng mas seryosong tulad ng polycystic ovary syndrome. Sa mga karaniwang kaso nito ay isa lamang ang ganap na normal. Eto pa, bumpy nipples. Napansin mo ba na merong maliit na paga sa paligid nito? Maaari ito na maging katulad sa liit kagaya ng mga pimples. Ngunit, hindi kailanman lumaki ang isang ulo. Habang ikaw ay nararamdaman mo na nasa labas ito ng kahon. Ang mga ito ay talagang ganap na mga normal. Ang mga paga na ito ay tinatawag na Montgomery glands. Eto pa, baliktad na mga utong. Alam mo kung paano itong maituturing na ini o isang outie. Ang mga ito sa halip na ituro ito sa labas ay naituro sa loob. Yan nga tinawag na baliktad. At ang mga iba ay sinisipsip ito para lamang maiguhit sa labas nito. Ngunit kahit anong sipsip pa rin ni Dudong ay wala pa rin epekto. Bumabalik pa rin na nakaturo sa loob. Gayunpaman, ang mga ilang mga kababaihan na hindi talaga pinalad na maituro sa loob ang kanilang pasas ay siyang nahihirapan talaga kung paano nila mapapa-feed ang kanilang mga baby. Gayunpaman ay tiyak na wala namang imposible. Eto, mahabang utong nung nakalaylay na at ang itim ng paligid. Kapag sinabi ng isang tao na kapag ito ay mahaba, malamang na nakatukoy sila sa protosyon mismo. Ang ilang mga batang kababaihan ay meron nito. Ito pa, flat and puffy. Malabata na maliit. So, ayun lamang ang iba't ibang uri ng mga pasas. So, ayun, ngayon alam mo na kung ano yung mga itsura, mga forma niya. Merong mabuhok, merong hindi, merong nakaituro sa loob, merong namang pinagpala na nasa labas. So, yung talagang pinagpala na naituro sa loob talaga, ayun yung mismong nahihirapan talaga after birthing ng kanilang anak. Pagkatapos, manganak, mailuwal ang kanilang baby kung paano nila
ibibigay yung gatas na pangailangan ng kanyang anak. Well, gayon pa man ay wala namang imposible. Marami namang paraan para maging mapaayos at maibigay mo yung sapat na pangailangan ng iyong anak. So, ayon. At yung iba naman ay kahit anong gawin ni Dudong, kahit anong kain, anong sip-sip niya dyan, ay wala pa rin. Naituro pa rin, bumabalik pa rin sa pagkaturo sa loob. Yun yung talagang minsan namamana yan eh. Pwede rin na talagang sa kapanganakan niya na, yun na yun talaga. Yung hindi na talaga umuusbong. So, ayon. Merong pinagpala. Lahat naman pinagpala talaga. Iba't ibang forma lang. So, ayon. Ang importante, walang sakit. Healthy. Yun ang importante. Kung hindi ka man pinagpala ng malaki, manaba-naba, o gusto mo kaliitan. Meron kasi may mga iba't ibang gusto nila. Yung gusto nila maliit lang. May gusto rin na gusto ko lumaki. May mga ganon. So, kanya-kanya tayo ng mga bet. So, ako, kung ako pagpipiliin, syempre gusto ko yung tamang-tama lang. O, diba? So, ayun lamang. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please isubscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell para ma-notify ka sa aking mga bagong video. Maraming salamat!